Pagsitay na po ang lahat. Ako'y kaamaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo-salo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala ng ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadaramo mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat.
Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng inyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Babalik ako sa Ama at taamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binabahagi sa kanila ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupang yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kaniyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy.
ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong ibilang na anak ninyo. Ituring na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kaniyang mga alila, 'Madali, dalhin ninyo rito ang pinakahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan.' At sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at itinanong, 'Bakit? May ano sa atin?' 'Dumating po ang inyong kapatid,' tugon ng alila. 'Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.' Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, 'Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang biserong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng matabang guya?' Sumagot ang ama, 'Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo po ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isa po sa pinakamaganda at isa sa pinakamakapangyarihang talinhaga na matatagpuan natin sa banal na kasulatan ay ang talinhaga ng alibughang anak. At ito yung talinhaga na ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Hindi lamang dahil kapupulutan natin ito ng maraming aral, kundi
ang kwentong ito ay sadyang malapit sa ating puso at tunay na sumasalamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung inyo pong mapapansin, tayo din minsan sa ating paglalakbay ay nararanasan natin ang tinatawag na pagiging alibugha. May mga pagkakataon na masarili natin ang ating iniisip at sinusunod sa halip na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kapag pansariling interes lamang ang lagi nating iniisip, tiyak yon, ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Dadalhin tayo nito sa masama at hindi tamang direksyon. Tulad na lamang ng bunsong lalaki sa talinhaga, kinuha niya agad-agad ang parte ng kanyang kayamanan. Nagpakalayo, nagpakasasa, at pawang sarili lang ang kanyang pinaglingkuran. Subalit dumating ang araw na ang lahat ng kanyang yaman ay naubos, naglaho, at nawala lahat. Dala ng matinding hirap at gutom, ay nagpasa siyang magbalik loob. Nagpakumbaba at humingi ng tawad sa kanyang ama. At nang malaman ito ng kanyang ama, malayo pa lamang hinihintay na niya ang pagbabalik ng anak na naligaw at nalihis ng landas. Para sa kanya, ito ay isang muling pagkabuhay. Isang pagkabuhay mula sa kamatayan. Kamatayan ng kasalanan at kamatayan ng pagkamakasarili. Kaya naman, ganun-ganung na lamang kagalakan ang nararamdaman ng ama sa pagbabalik ng kanyang anak. Dahil ang pagbabalik ng kanyang anak ay hindi lang pagbabalik ng pisikal na anyo, kung hindi pagbabalik loob ng kanyang puso at espiritu. At mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang kahulugan ng Kwaresma, na tayong lahat magpakumbaba sa harap ng Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan, humingi ng tawad, at magbalik loob. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang talinhaga na ating narinig ay sumasalamin din sa maawain at mahabaging mukha ng ating Diyos Ama. Makikita natin dito na ang awa ng Panginoon ay bukas para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga makasalanan. Palagi po siyang naghihintay sa ating muling pagbabalik loob. Ang kapatawaran sa ating mga kasalanan ay kayang-kaya niyang ipagkaloob sa sinumang buong pusong magsisisi at hihingi sa kanya ng kapatawaran. Tunay ngang walang kapantay at walang hangganan ang kanyang awa at pag-ibig. Walang imposible sa ating Panginoon. Siya ay totoong banal at dakila. Ang kanyang awa, ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig ay walang pinipiling oras at ito ay walang kondisyon.
nakaabang ito lagi sa mga anak niyang nais magbago ng buhay at nais tumahak sa tamang direksyon. Kaya't kung tayo ay magpapakumbaba, magsisisi sa ating mga kasalanan at magbabalik loob, tayo ay mamumunga ng tunay na kabanalan at tayong lahat magiging karapat-dapat na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinhaga ng Waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng Waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi magmamaliw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magstay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa amin iyong inuukol upang pagtimpian kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahin kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating aalalahanin na ang awa at habag ng ating Panginoon ay walang hanggan. Hinihintayin niya lagi ang ating pagbabalik loob. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalooban mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Palalahanan ng lahat, huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ang tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo
ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.